sana ang dalangin namin kung sila mag-fail din, tuloy-tuloy na lang sila. Why they just join the league, the parliamentary struggle and forget armed struggle so that we can live in peace in this country na hindi na tayo nagbabarilan pa. Hindi tutol ang sandatahan lakas ng Pilipinas sakali maghain ng kandidatura o magpatakbo ng mga kaalyado sa darating na halalan ang mga miyembro ng New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar, mas makabubuti ito kung ito ang paraan para sila ay magbagong buhay at makipagtulungan sa pamahalaan. Pwede naman, pero sana naman, hayaan nila, irespeto nila yung eleksyon na hindi pwedeng gumamit ng armas para pilitin ang tao na iboto yung kanilang kandidato. We cannot allow that to happen. Gayunman, hindi aniya uubra sa taong bayan kung gagamitin ng mga ito ang dual tactics at ang kanilang posisyon para kalabanin ang pamahalaan. I think people now are more aware of what they are doing. The legal and the illegal. That's why they call it dual tactics. Kung gagawin nila yung patuloy na deception sa mga tao, pretending to be legal and yet supporting illegal activities, that will not get the nod of our people. People today are already informed to be deceived by the dual tactics of the CPP and PNDF. Tiniyak din ni Colonel Aguilar na nakahanda ang AFP na umalalay sa PNP sa paglaban sa mga threat groups sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Magdideploy ang AFP ng mga tauhan sa mga lugar na mayroong presensya ng private armed groups at New People's Army. Palalakasin din aniya nila ang kanilang counterintelligence para mamonitor naman ang aktibidad ng mga dating sundalo na natanggal na sa serbisyo. So far, wala kaming ganun na grupo na, halimbawa, all former military na nagrupo-grupo then engage into some activities like that. Wala. When they are separated from the service, they go back to their communities. And kung ano man yung batas na kanila nababoylate, ay siyempre, pananagutan nila yon sa ating batas. It will strengthen our counterintelligence capabilities to make sure that we can still monitor those who have special skills so that they don't get hired for illegal activities. Una nang sinabi ng PNP na nasa 48 private armed groups ang kanilang binabantayan. 3 dito ang aktibo at 45 ang potential PAGs mula naman sa Region 3, Region 5, Region 6, Region 13, Cordillera at Bangsamoro Autonomous Region o BAR. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.